Okay, good morning mga guys. Itong lugar na ito, mga tinirahan ng mga parents ko dati, gusto ko i-develop as mini farm. Kung titignan natin, itong bahay talagang hindi na pwedeng tirhan. Sira na yung ulo, almost 20 years na kasi hindi natitirhan. Wala na, gabok-gabok na. Meron ding ano rito, puso siya, kaya lang sira naman na yung puso. Wala na, butas na rin sa tubo na yan, sa para sa puso sana. Meron din dito ang bahay, tinirahan ng kapatid pa lang, wala na rin, na-abandon na. So gusto kong buhayin. Ano kaya magandang idea na gawin? Meron din ditong balon. Babaw lang ito. Pagka may nagpapatubig, mga farmer dito, ginagawa dito sila ano ng patubig. Kung titignan guys ang ano nito, lawak mula dyan sa kanto na yan, yung walang tanim, nandun sa may malunggay kasama yung bahay, is almost 900 square meters. So balak ko maglagay ng kambing sa area na ito. Mga ilang kaya ang kakayanin? Mga 10 ulo. Then babakuran na rin ito. So unti-unti ko i-develop. Kaya subaybayin nyo ako guys kung paano ang development na mangyayari dito. Ito yung fish pan na sinasabi ko. Sa ilalim ng kawayan. Ngayon kung titignan, mababaw na siya. Wala na rin yung pilapil sa pinakagitna. Dati ang ninano namin dito guys is mga tilapia, yung mga native lang na tilapia. Ito. Itong area na ito, may nakausap na akong gagawa. Actually, sa simulan nila bukas, 5 tao. Then kung anong kalabasan at ano, kung matitreat o pwedeng pakawalan ng hito. Hito ang unang ang lalagay ko rito. Then later on, pagka maganda yung kalabasan ng hito dyan, siguro after 1 month, makita na maganda o masigla yung mahito nila. Lagi doon din nakakaproblema. I-develop ko pa itong katabi niya guys. Space pan din to. Kaya lang sa tagal na 20 years na hindi na ano, wala na rin yung kanyang mga pilapil. Pero bubuhayan ko, hahanapan ko rin ng budget yan. So, dalawa na. Bala ko nga kasi guys, dito sa una hatiin na sa gitna para hindi ako, hatiin ko sa gitna para hindi mahirapan yung maghukay. Ibig sabihin, yung hukay nila, lalagay na lang sa gitna, hindi na yung hakotin pa sa malayo. At, ma-develop lang itong daan, itong pilapil. Actually dito guys pagka tag-ulan bukal ito, talagang bukal ang tubig dito, kaya lang pagkadagdarin ng ganito ito pa summer na siya, pababa na siya, pero siguro kapag nahukayan ng konti ito, mapapalabas pa yung tubig. But pagdating ng March or April, totally talagang mababaw na yan. Kaya ito pa una ko para makita ko kung gaano kalalim ang maano. Actually dito na guys, buhangin na sa ilalim eh. Siguro makahukay ka lang ng mga half meter dito, buhangin na yan eh. Hindi katulad dito sa bandang sa kabila niya, talagang putik pa yan. At marami i-develop to guys, budget lang talagang kailangan. Ito pa guys, pag na-develop yun at talagang may magandang kilabasan, susunod ko pa rin sa salikuran. Maluwag yung banda ron, pero ito, medyo may kasikipan. Pero maluwag pa rin yan. After, later on, pag na-develop to, meron pa rito. So, pinag-isipan ko kung maganda ang hito or maganda ang tilapia. Dito sa likuran. And then, meron pa doon sa kabila. So, malaki-laking pera ang uubusin dito para talaga ma-develop.
At susubukan ko habang nagtatrabaho ako, unti-unti din hahanap ako ng babantay. At kung talagang maganda ang kakalabasan, baka mag-resign na ako sa aking trabaho. Yan. Kasi sa ngayon, guys, mayroon pa akong pinag-aaral. Pero gusto ko nang mag-early tigil sa trabaho para mapalapit din sa pamilya ko. Balak kong bakuran, siyempre. Siguro po, kahit naman cyclone wire lang, at least yung tao na ano, titingin lang sila pero hindi sila papasok. So, may privacy. Actually, dito walang kuryente, guys, eh. Tinitignan ko kung makakatipid ako sa solar para sa ilaw. At saka sa, siyempre, kailangan maglagay rin ng wifi para doon sa magbabantay dito. Para in, mayroon kaming communication kapag nandun ako sa trabaho. At kung kuryente naman ang pagaganayan ko, mula rito sa kanto na ito, nandun, guys, malayo ang poste. Siguro baka 6 na ditres na post na ano, nagawang electrical post. Ang mahal dito yung wire. Siguro ang wire na gagamitin dyan is GIS. Pero baka dito, mga GIS pwede na kung ito lang naman ang susuplayan. So doon ako magkocompute, saan ako makakatipid. Sa electrical, doon. Kuryente yung talagang gagaling sa poste or sa pag ako ng solar. Kaya lang sa pag solar, guys, unlimited lang kasi limited lang yung power na makukuha mo. But siguro later on mag-ano rin ako ng solar kung sakaling kuryente yung ano ko solar para doon sa pump na magsusupply. Kasi pagdating na ng February, balak ko mag-install ng solar pump dito para continuous din yung flow ng tubig doon. O kung mahabol man yung ano, at least summer, kunting ano lang kasi. Pagdating ng June, guys, pagka nag-uulan na, bababaw ulit yung bukal dyan, nakaroon na rin ng tubig. So, malaki-laking development. Itong harapan na sinabi kong ito, kambing, then later on, yung sa may maisan na yon, itong maisan kasi na yan, nasa 700 square meter. Yung 700 square meter dyan, dun sa dulo, balak ko maglagay ng kulungan ng baboy. Malayo. Lalayo ko dito sa may bahay kasi ang hangin nang gagaling sa doon sa north o south, kaya ililihis ko din para hindi ako magsuffer kung talagang may mabaho. Or gagawin kong free range ng mga heritage chicken. So ano, guys, ano kaya magandang ano yan? Ano, saan ako magsisimula? Doon kaya ako sa pispan, sa kambing, or sa baboy agad? Kailangan kasi, guys, di ba, yung may pumapasok ng ano, pumapasok ng income para tuloy-tuloy. At the same time, kung may kukunin akong caretaker, meron siyang simulang babantayan bukod doon sa mga magtatrabaho dito sa ano, pispan ito. So, malaki-laking budget ang kailangan nito, pero subaybay nyo ako, guys, kung ano mangyayari at development, and try natin na tignan kung anong development every week and na pag-uwi ko rito, depende doon sa matatrabaho at i-upload natin. So, guys, subaybay yan at tignan natin ang mangyayari sa hinaharap tungkol dito sa project na ito. Actually, hindi lang ito. Meron kami ano yan, joke lang, may iba pang nagtatrabaho sa palayan. Later on, isasama na yan. So kailangan talaga ng sipag, puhunan. So hindi ako maasa na kikita ako rin dito. Siguro mga ilang ano pa pag fully developed na at magkaroon na ng mga market, saka natin makikita kung anong kakalabasan nito, guys. So subaybayan niyo ako. Try natin mag-upload. Magandang hapon at bye-bye.